member, welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay isang higher na LED TV. Ang trouble nito, bali nung dinala, sabi nung nagdala, nanonood daw sila, bigla lang siyang namatay. So ibig sabihin, merong nag-overheat na parts. Kaya, ayun, isaksa ko muna. Yung kanyang indicator, ayan, nagbi-blink. Diba? Tapos yung blink niya, mabilis. Yung mga ganitong klaseng TV, wala naman silang blinking code. Hindi tulad sa Sony tsaka Sharp, meron. Ito hindi. Pagka blink na ganyan, ibig sabihin yan, yung supply, maaring may pulso. Nagpa-fluctuate siya. Possible na may sira yung ating power supply. Pero madalas sa ganyan, may shorted sa mga capacitor ganyan. Mga SMD capacitor. Kaya pwedeng diode. Pwede rin nasa feedback. So, para matapos na to, eh, buksan na natin mga bro. Ito na yung board niya mga bro. Bali yung board niya pala pinalitan na ng hybrid. Hindi na original ito. Hindi na ito original na higher. Bali itong board niya yung mga galing lang sa mga generic na LED TV. Pero sa tingin ko matagal-tagal na rin ito. Tagal na rin itong nakalagay dito. Ayan o. Puro alikabok na rin siya. So, bali ang una nating itetest dahil yung ganitong classic mga board. Dalawa lang naman yung secondary niyan eh. Yung 12 volts at saka yung supply ng backlight. Ito yan. Bali, una nating test yung para sa 12 volts. Bali yung ayan, ground wag natin kakalimutan. Tapos yung range natin, ito pa ulit-ulit yung sinasabi. Para mas matandaan natin. 50 volts. Dahil yung titest natin, 12. So, mag-range tayo sa 50 volts. Ayan, saksak natin tapos tester natin yung 12 volts. Dito kayo magte-test sa yung gitna niya yun. Ayan, bali sasaksak ko na mga bro. Ayan yung supply niya. Sobrang baba. Nasa 3 volts lang tapos fluctuated pa. And pwede na nating babaan sa 10. Yung voltage niya nasa 3 volts lang tapos fluctuated pa. Itong para sa backlight test natin. Yan, bali walang supply. Walang supply itong para sa backlight mga bro. Possible na nabunutin ko muna. Yan, possible na yung sira natin eh nandito sa parts ng backlight. Supply ng backlight, itong diode o kaya yung transistor. Basta check natin yung mga yan mga bro. Check natin kung merong shorted. Unahin na natin yung, syempre yung diode. Dahil yan yung unang dadaanan ng supply. Ayan, mag-range ako sa times 10. Tapos tester muna natin itong diode. Bali, nakabunot na yan mga bro. Ha? Reverse na natin kaagad. Ayun, nakita natin may reading. Yan ang forward reading niya. May reading yan normal. Pero yung reverse dapat wala. O kaya meron siyang konti. Ayan, meron siya sagad. Sagad yan kasi may nani battery ng tester ko. Ayan. Diba? So, baka yung diode lang na to yung sira.
Yung diode na to. So gagawin ko, putulin muna natin yung, pwede naman putulin yan. Tsaka ako na lang i-fix pagka okay na siya. Putulin ko muna yung isang pin. Ayan. Ayan mga bro. Buti yung diode yung sira. Ayan o. Diba? Shortage siya. Reverse reading na yun, no? Dapat wala siyang reading. Pero yan meron. So, possible na yan lang yung nag-overheat. So, putulin ko muna tapos try natin palitan kung magiging normal na. Pinutol ko muna mga bro. Dali, ang value nito ay SB5200 SB. Parang ano yan, SR. Yan. Bali, hanap muna ako ng pamalit tapos idugtong muna natin dito para lang matesting natin bago nating i-fix. Yan mga bro, bali meron na akong nahanap ito. Galing din siya sa hybrid board. Dagdagan muna natin ng hinang dito. Bali, ipapatong ko lang muna siya. Ayan mga bro, tapos test na natin yung voltage niya kung magiging normal na. Nag-range ulit tayo sa 50 volts DC. Body ground natin, huwag natin kalimutan. Test muna natin yung 12 volts. Yun mga bro, bali normal na siya. Normal na siya, hindi siya nagpa-fluctuate. Tapos dito sa pinalitan natin diode, 26 volts DC. So possible na okay nito mga bro, bali try kong pundutin yung power niya. Ayan, bali nag-power na pala. Ano bro? Tapos yung diode na pinalitan natin, parang i-monitor natin kung malakas siya bang uminit. Bali yung init nito, normal naman, no? Normal yung init nito mga bro. Yan mga bro. Bali, okay na yung ginawa natin ngayon. Bali, nalaman natin na shorted lang pala yung diode. Hindi siya tulad ng ibang TV na nagbiblink, kaya kailangan siyang i-reprogram o palitan ng backlight. At least ngayon nalaman nyo na hindi lahat ganon. Yung iba, may shorted lang. So, maraming salamat sa inyong panonood mga bro. Ito na siya mga bro. Bali, testingin na natin ng may antena. Ayan. Yan, okay na siya mga bro. Bali ngayon, at least nalaman nyo na
Hindi lahat ng nagbiblink eh i-re-reprogram o sira yung backlight. Kapag hybrid board ang nagblink, may shorted na parts. Yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. 12 AM na. So, kailangan nating matulog.